Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Nasa huling termino na ng kanyang pagiging congressman ang ating panauhin ngayong umaga sa ating programa. Noong 2006, sabi niya po sa isang interview, intense daw siya in almost everything na kanyang ginagawa. Ganyan pa rin kaya siya hanggang ngayon o medyo kalmado na siya ngayon dahil sa kanyang may bahay. Yeah. Let us welcome to the program Pasig City's Lone District Representative Congressman Roman Romulo. Kong, good morning. Good morning, Kuya Daniel. Good umaga. Welcome, welcome. Thank you. Laki ng binata mo. Have a seat, please. Let's get it straight. Last term ka na ngayon. Yes. So, ready ka na ba sa isang yugto ng, o panibagong yugto ng buhay politika mo? Opo, Kuya Daniel. Dahil ito namang tatlong termino natin bilang representante ng lungsod ng Pasig, mm-hmm. ay... Unang-una, alam mo naman dito sa Kongreso, ay kailangan kahit papaano matutunan mo rin yung kanilang papaano talaga ang proseso. Mm-hmm. Ngayon na medyo maganda na yung mga ating na-advocate na mga batas mm-hmm. at marami. Ang gusto natin sunod naman dito ay yung oversight, yung pagsigurado ng implementation niya. Opo, kasi minsan naman yun ang problema, may batas ka, mm-hmm. pero yung implementation medyo nakukulang. Pero napakalaking bagay nung authority ng Kongreso, whether House or the Senate, mm-mm. na mag-oversight para makita yung tamang implementasyon ng mga batas. So you're saying ba na ngayon ang concentration mo pagpasok mo sa Senate, kung papalaring kang makaakyat sa Senado, it's more on yung oversight function ang kukonsentratean mo at hindi yung sa pagbalangkas ng mga batas? Pareho rin po, no, Kuya Daniel, kasi meron din tayong mga batas na mga bill mm-mm. na hindi rin natin hindi rin napagbigyan maging batas. Mm-mm. At tingin natin ito yung mga importante para sa tunay talaga na pagprogreso ng ating bansa. Halimbawa, alam ko na hindi naman natin gustong ipolitika. Talagang mm-mm. usapin lang to na ng para sa bansa natin. Mm-mm. Alam natin na napakaganda po nung tweet na daan. Mm-mm. Talagang alam niyo yung gains na nagawa po niyan para mas maging transparent, mas maging honest. Talagang mm-hmm. napakalaking tulong, hindi lang po para sa aktual na proseso, pero imahe rin po natin. Mm-hmm. Pero kailangan po makomplement rin po yan. Ang susunod dyan talaga ay yung pagpapalakas mm-hmm. ng ating mga tinatawag na middle and low income earners. Mm-hmm. So naniniwala ka doon sa prinsipyo ng tuwid na daan? Yes, opo. Definitely bakit po. Ibang daan ang dinaanan mo? Bakit tayo nasa ano? Kasi kasi wala ka doon sa slate ng tuwid na daan eh. Yes, pero katulad ng sinabi ni Senator Grace, mm-mm. hindi wala namang may monopolya ng ng konsepto ng tuwid na daan. Okay. Katulad sinabi ko Kuya Daniel, kailangan mag-complement 'yan. Isa sa mga bills na final ko last year pa pero hindi pa pumapasa ay yung pagbaba ng buwis sa lower and middle income brackets. Mm-hmm. Ito po, naniniwala ako na pagka may tuwid na daan, tapos mapalakas natin yung kabuhayan o pwedeng tumayo sa sariling mga paa, yung mas maraming mamamayan, mm-hmm. ay talagang ito po yung magiging point na kung saan ang Pilipinas po talagang lilipad po mm-hmm. at magpro-progreso. Hindi po katulad ngayon, marami rin po tayong mga kababayan na aminin man natin o hindi, ay medyo hirap rin. Mm-hmm. sa pamumuhay nila. Yung kinikita nila ay sapat o minsan hindi pa nga sapat. Mm-hmm. Dahil lalo na po pag nagkasakit. Pag nagkasakit ho, alam naman natin ngayon yung mga sa health natin, kalusugan, hindi na ho talaga mura magkasakit ngayon. Mahal magkasakit. Mahal. Kasi may, at hindi naman masama ho yun dahil dun sa tinatawag na modern technology, hindi katulad dati pag may sakit, masama na ang pakiramdam mo, titingnan ka lang, di ba, yung stethoscope lang. Titingnan na, alam na nila kung may ubo ka o sipon. Eh ngayon ho, talagang marami na hong may blood test, may MRI, pero lahat po ito ay may gastusin. Mm-hmm. Kaya talagang kailangan talaga rin ay mapalakas natin yung kinikita ng ating mga kababayan o yung take-home pay nila. Mm-hmm. At ngayon na nakikita po natin doon, ay ang paraan doon ay pagbibigay po nung kahit papaano ng tax break sa kanila sa middle and low income earners. But were you not offered ba a slot doon sa tuwid na daan sa administration? Initially ho, meron kaming usapin
Sabi nga ho ni Senator Drilon, di ba po, sa isang interview niya ay nagkausap na kami. Totoo yun. Pero, Kuya Daniel, katulad na nabanggit ko, nung lagi kong nababanggit naman, ito naman tayong totoo. Nung aking narinig yung 20-point agenda na linatag ni Senator Grace, ay naniwala po ako dun sa 20-point agenda eh. Kasi karamihan doon, education, na yun ang chairmanship ko sa House ngayon, sa Committee on Higher Education, at yung pagbaba ng buwis. At tingin ko ito yung mga makakapropel talaga sa ating bansa, sa ating ekonomiya, sa ating mga mamamayan na umangat ang buhay nila. So you really felt na mas mabigat yung pagka-inclined mo doon sa isinusulong ng grupo nila, nila Senator Grace po, as compared dito sa isinusulong ng Pangulong Noy. Dahil nagtimbang-timbang ka dyan eh. More or less, sabi mo, yung plataforma na to, mukhang ito yung mas lapat sa akin, ganun ba? Oh, kasi yung plataforma po na linatag ni Senator Grace, yung 20-point agenda, kung makikita po ninyo yung mga bill naman na final ko at yung mga naging batas, swak. Karamihan doon po ay swak talaga, natutugma talaga sila. Which is not the case doon sa Pepinoy. Kasi so far ngayon sa LP po, hindi pa ang nababanggit, katulad yung sa income tax tax cut po, ayun po ay ang sinasabi nila ay pag-aaralan pa. Tsaka medyo may mga contentions pa doon eh. Oh, pero in fairness naman ano, I think kung marinig natin ang statements ng Malacañang, hindi sila kontra. Even I think hindi naman sila kontra. Ang sinasabi lang nila, kailangan mapag-aralan lang. Mm-hmm. Oh, pero sa pananaw ko naman ay panahon na naman na obvious naman na kailangan talaga ito yung mga klase ng batas na kailangan natin o polisiya para sama-sama, mas maraming Pilipino ang gumanda ang kanilang buhay. Hindi, pero exactly what you're doing pagpo-propose ng bill, hindi ho ba? Yes. Na kaya kayo nagpo-propose ng bill para mapag-aralan yun. Correct. So, dapat isulong din nila na, tuloy natin yung bill na yan. Kasi doon ma-enhance yung pag-aaral, doon sa sinasabing paglo-lower down ng tax. Dahil debates will come, it will be, di ba, parang it will be deliberated. Yes. Diba? Pero ano, Kuya Daniel, katulad na nabanggit ko, last year pa ang karamihan ng mga bill na ganito. Mm-mm. In fact, dinidinig po namin ito sa Committee on Ways and Means. Mm-mm. Pero sa totoo po, katulad yung huling meeting po tungkol dito sa party na ito, in fact, nag-motion na po ako dun sa committee. Kasi yung mga counter-proposals na naririnig namin or alternatives, hindi po namin naririnig sa committee yon. Mm-hmm. Nababasa namin sa dyaryo o sa media namin nababalitaan. Mm-hmm. Pero sa pagdating po namin sa committee mismo, laging binabanggit sa amin na gusto nila yung holistic package. Tinatanong namin, ano nga yung holistic? Package, Sabi, isasubmit raw. Pero hindi naman ho nasasubmit. Mm-hmm. So, pero sa committee level itself, ilang beses na po na pag-debatihan, na pag-usapan. Mm-hmm. Ang kulang na lang po talaga ay yung alternatives na sinasabi ng DOF at ng BIR na pinag-araan na gusto nilang holistic. Mm-hmm. Pero hindi rin po nasasubmit. So, nag-motion po ako in fact na kung pwede, isubmit na. Mm-hmm. Pero hanggang ngayon po, malalaman ko bukas kung nasubmit na po talaga dahil bukas magre-resume ang session. So was that the turning factor talaga para sa'yo? Isa po yun. Plus, isa rin po tayo na talagang tumutulak rin sana na maipasa na yung freedom of information. Mm-hmm. Because alam niyo, itong freedom of information bill, para sa akin lang, Kuya Daniel, medyo nami-misunderstand ito eh. Mm-hmm. Kasi ang naiisip po ka agad ay kontra ito sa mga politiko, kontra ito sa gobyerno, nasan ako po. Pero kung titingnan po ninyo talaga yung konsepto ng FOI, parte lang ho yun eh. Maliit na, para sa akin, maliit na parte lang yun. Mm-hmm. Ang malaking portion po nito ay para masigurado lang na yung mga pangkaraniwang mamamayan na yung pangkaraniwang transaksyon nila na kailangan talaga ng mga government records ay mas mapabilis. Mm-hmm. Hindi naman ito talagang parang anti-government or anti-nako po. Mm-hmm. I mean, siguro magiging parte talaga yan. Yes. But it's a small portion. Mm-hmm. Ang bigger part nito, Kuya Daniel, is para mapadali talaga yung pagkuha ng mga pangkaraniwang transaksyon ng ating mga kababayan pag kinakailangan nila ng mga official documents. So you don't believe na totoo yung sinasabi nilang they are for the FOI? Kasi same thing that happened to Erin Tanyada eh. Yes, apo. Oo. Erin, in fact,
yan talaga ang mga proponent nung nasa Kongreso sila. Yan talaga ang mga proponent po niyan. Pero nagkataon lang po talaga na hindi pa napasa, no? Kasi ang logic lang din doon, sinasabi nga at madalas tinatanong, eh kung talagang ang Malacañang, gusto talaga ito ng Malacañang, bakit hindi ito isinecertify na urgent? Well, yan ang mga sinasabi nga nung ma'am. May mga nagsasabi po niyan, pero last year po, naalala ko yung mga pag-uusap tungkol dyan, meron silang mga concerns. Mm-hmm. Pero sa pagkaalam ko po, eh, talagang na-address na po karamihan niya. Kasi wala naman po tayong magiging angal tungkol sa, kunyari, security or national defense or foreign policy. Eh, siguro naman walang mamamayan ng Pilipino na sabihin na, hindi, kailangan. We respect naman yung mga dapat naman na hindi naman natin pasukin. At lahat po yun, nandun na rin yun. So, isa siya naka-turn off din sa'yo yun? Isa yun na plus. Talagang kasama rin po yun sa 20-point agenda. Yes, na binabanggit. At napaka-importante po ng mga bagay na ito because all of these things will really, Kuya Daniel, ito yung magko-complement sa tweed na daan. Eh. Mm-hmm. Because yung tweed na daan was really, para sa akin, magandang konsepto talaga. Mm-hmm. Tingin ko, it put us on the right track. Mm-hmm. But now, hindi tayo pwedeng yun lang. Kailangan natin makomplement, masabayan ng mga iba-ibang mga policies o panukalang batas para masigurado natin na we are now on the right track, eh move forward naman tayo. You're running as an independent? Yes, yes. Okay, so talagang wala kang partido ever since ba? Well, nasa ano po ako? Nasa Liberal Party po ako. Mm-hmm. Yes, pero nag-file po ako bilang isang independyente. Mm-hmm. So lumalabas ngayon, parang hindi ka rin nasa isip nila sa ilagay sa listahan. Yun naman Kuya Daniel, tinatanong nga sa akin yun, no? Pero to be fair din po to the party, ano, hindi ko rin alam yung naging proseso nila ng pagpili. Selection. Yes. So, kung hindi naman nila ako preference. Ibig ba nyo sabihin sa inyong partido, hindi binibigyan ng clear-cut policy or clear-cut process, parang, eto, di ba dapat pinag-uusapan ng partido, yes, ganito ang paraan natin ng pagpili. Para, yes, para hindi masabi na, teka muna, parang ano na lang yan, kung sino na lang gusto nyo talaga. Yes. Pero meron silang proseso, pero hindi ako parte nung, syempre kasi isa rin naman ako dun sa mga interesado. Yes, pero hindi ba pinapaalam dapat sa miyembro kung ano yung proseso? Kasi eto yung proseso natin, sino nakakaalam? Dapat alam ng miyembro yun dahil they will be the ones also to undergo the process. Yes, ano naman sinasabi nila sa'yo na may committee sila na which is I think normal in any organization, yes, 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 yes. May committee sila na nagtatanong kung sino yung mga interesado, tapos sasabihin nila sa iyo na ini-evaluate nila lahat. Ganun naman, meron silang ganun, pero ayun lang, unfortunately, talagang, and we have to respect that, kanya-kanyang preference talaga yan. Pareho rin po siguro nung preference ko na sumama kay Senator Grace, ay rinerespeto rin naman. Hope ko rinerespeto rin po niya. But did it come to you na lumipat na lang ibang partido, umalis na sa LP? Ay, hindi naman po. Kasi yung tuwid na daan is, I think, katulad ng like ko nababanggit, maganda talaga siyang, ano, I think, panimuliin, maganda po siya, yung start na nagawa niya, put everything on the right track, perfect po, napakaganda talaga. So hindi dahil sa talagang pinili mo yung 20-point agenda ni Senator Grace po, dahil ayaw lang din sa'yo talaga ng LP? Ah, hindi po. Yung tuwid na daan, okay po yun, di ba? Mm-hmm. Pero katulad ng binabanggit ko, kailangan natin ng ma-complement yung tuwid na daan. Yes, but, at yun ang nakita natin. I mean running under LP. Yes, under pero doon natin nakita sa 20-point agenda. Yun yung mga sinusulong na nabanggit ni Senator Grace na ito yung isusulong ko. Ito yung gusto ko. Ito yung tingin ko na makakatulong sa bawat mamamayan para walang maiwan, sa bawat parte ng bansa, para lahat ng probinsya kasama sa progreso. So you can categorically say that even if they will give you a slate sa LP o doon sa administration slate, ay hindi mo tatanggapin at mas kukunin mo talaga ito. Ah, yes, to. Yes. Definitely pa rin yun sa inyo. Yes, no? Well, anong nagsabi sa sarili ninyo na kayo po ay hinugna para pumunta sa Senado? Kasi nakatatlong, natapos ninyo yung termino, yes, ninyo sa Kongreso. But would that suffice para masabi ninyong you are really prepared para sa Senado? Thinking na national ito. Yes. At pangalawa,
maraming lalong kakalkalin dito sa hindi lamang sa iba't ibang aspeto ng panunungkulan niya bilang congressman, kundi minsan pati pribadong buhay ng isang politiko. Bagay, local and national, ganyan. But it is more intense pagdating sa national. What made you say that you are prepared and ready para sumalang na ho dito sa Senado? Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Osansang po natin, Congressman Roman Romulo, representative ng Lone District ng Pasig City. So what made you say para sabihin ho na ready na kayo para sa Senado, considering na this is more complicated at medyo national lang scope nito, mas malaki gastos, anong masasabi niyong formula? Alam niyo, Kuya Daniel, siguro ayoko rin maging presumptuous na sabihin ko na ready ako, at siguro yung magpapasya niyan, taong bayan. Mm. Pero ito naman po, bilang chairperson ng Committee on Higher Education, in these 2 years po, kahit pa paano, nakapag-apat na national laws tayo, na tingin natin na nagsasabuhay nung mandato natin sa konstitusyon na mag-provide ng access to quality education. Mm-hmm. Nandiyan dyan yung ladderized education law. Mm-hmm. Nandiyan dyan yung Open Distance Learning Act for College Education. Mm-hmm. Nandiyan dyan yung Scholar ng Bayan Law. At ngayon, yung UNIFAST Act. Alam niyo, Kuya Daniel, yung UNIFAST Act and yung Scholar ng Bayan, ito po yung talagang nagde-depoliticize at nagpapalawak ng scholarships and grants in aid para mas maraming Pilipinong estudyante makapasok at makapagtapos ng kolehiyo. Kasi based on nung naungkulan po ako bilang chairperson ng committee na ito, yung mga unang datos na nakita ko, we have about 1.4 to 1.6 million high school graduates every year. Pero ang pumapasok lang ng kolehiyo, more or less mga 700,000. Mm-hmm. So nasa kalahati lang. Pero kung iisipin natin, bakit kalahati lang? Pero pagkausap mo ang bawat Pilipino, gusto nilang magkolehiyo. Because kung titingnan natin, wala ho tayong college o university, whether public or private, na libre ang tuition fee. Kasi kahit yung mga state universities and colleges natin, may tuition fee po yun. So naisip, para mapalawak natin yung access, ang kailangan dito, masigurado natin na may available na scholarships and grants in aid. Pero ano ang naging balakid dito dati? Because lahat naman ng administrasyon, talagang gusto naman nila makatulong, makapagbigay. Aminin natin o hindi, talagang napasukan rin ng politika. Kaya itong dalawang bagong batas na ito, kahit pa paano, tinatanggal natin sa politika. Halimbawa, yung Scholar ng Bayan Law. Under the Scholar ng Bayan Law, lahat ng top 10 graduates ng bawat public high school ay automatic scholar ng national government pag pumasok sila ng isang state university or college within their region. So dito po, kahit yung pinakaliblib na lugar na may public high school tayo, kahit nasa bundok yun, nasa tabi ng dagat, kahit wala silang kilalang politiko, hindi nila kilala si mayor, si congressman, si governor, or si senator, basta top 10 sila, karapatan nila under the Scholar ng Bayan Law na mabigyan ng libreng tuition fee and other fees pag pumasok sila ng isang state university or college. So ito isa sa mga principally authored ninyo na batas. Batas. No? Okay. Pero mas malawak po yung UNIFAST Law. Mm-hmm. Itong bago, yung kakapirma lang po noong October 16. Kasi sa ngayon, kayo din ang principal author niya. Yes, opo. Okay. Of course, may counterpart po sa Senado. Yes. Katulad sa Scholar ng Bayan, si Senator Alan Cayetano, ang principal author niyan sa Senado. Ito namang UNIFAST Act, si Senator Sonny Angara naman ang sa Senate. Under the UNIFAST Act, kasi kasalukuyan, Kuya Daniel, CHED, nagbibigay ng scholarships, grant in aid. DSWD, meron. DOST, meron. DA, meron. In other words po, iba-ibang ahensya ng government natin, meron sila. Pero magtanong po kayo, sa totoo lang, walang may alam nung datos kung ilan na ba talaga ang total na yan na natutulungan natin taon-taon, at kung sino-sino at ano ang nangyari. Kasi walang polisiya. Ang nangyayari, hihingi ng budget every year sa Kongreso, bibigyan ng budget, sino nag-apply, bibigyan. Pero hindi na ho pwedeng ganun. Kailangan natin ma-rationalize. Under the UNIFAST Act, nag-unify po tayo in one body lahat ng
financial assistance na manggagaling sa national government. Mm-hmm. So lahat po sila ay dadaan na ngayon. Ang magbibigay ng policy and guideline is the Unifast Board. Mm-hmm. And we have authorized them and given them flexibility. Tatlong klase na financial assistance. Mm-hmm. Scholarships para sa matatalino, yung magaling sa academics. Mm-hmm. At nilagay po natin dito sa batas na ito, yung mga may talentong Pilipino. Ibig sabihin, yung magagaling sa sports mm-hmm. at magagaling sa arts. Mm-hmm. Para mapalawak na rin natin, iba-iba talaga hilig ng Pilipino. Yes, so kailangan ma-develop natin to the best of their abilities kung ano yung talento, ano yung hilig nila. Hindi lahat academics lang. Dapat may sports na talaga at merong arts. Mm-hmm. Pangalawa, mm-hmm. yung grants in aid dito. Ito po, ito yung financial assistance na ibibigay ng national government sa mga estudyanteng Pilipinong nasa kolehiyo o papasok na ng kolehiyo. Mm-hmm. Na ang rason lang bakit hindi sila makapagpatuloy ay kakulangan lang talaga ng salapi. Mm-hmm. Pero hindi rin required dito na yung grades mo ang pinakamatataas. Mm-hmm. Hindi rin required dito na ikaw ang pinakamagaling sa sports o sa arts na ginagawa mo. Ang gusto lang po nito ay in the long run, pag fully implemented siya, hindi na maging balakid ang kahirapan mm-hmm. para sa isang Pilipino na gustong magkolehiyo at magustong magtapos. Mm-hmm. Under this Unifast Act po, effectively po, when fully implemented, yun yung aim, yun yung objective na dapat niyang marating. Dapat mm-hmm. ay bawat Pilipino na gusto mag-aral, matutulungan ng national government, mararationalize. And Unifast Board will be doing it. So ibig sabihin, walang politiko doon. Okay. Are you now ready para sa scrutiny ng taong bayan? Kasi syempre, ang kumakandidato, in-scrutinize yan. Para malaman kung... ito ba, karapat-dapat ba ito sa boto ko? Or pwede ko ba ito iboto? So, ready ka na sa scrutiny ng taong bayan? Ah, katulad na nabanggit niyo, Kuya Daniel, whether naman local or nationwide ang takbo mo, talagang ganun talaga naman na nasa-scrutinize yung private and public life mo. Lalo na pagdating sa public life, ano yung mga, katulad ito, yung mga nabanggit ko po sa inyo ng mga batas, hindi ko naman makiklaim na lahat ito perfecto. I'm sure, merong mas may magandang idea or na pagka on, amiendang dapat. Amienda na pag narinig mo, pag dinidiscuss ko, I'm sure may pwedeng may mag-text. Meron lumilang nag-crop up na naman na ano. Oo, may nagte-text sa akin o may nagbabanggit sa internet. Oo, sabihin sa akin, Congressman Romulo, hindi, dapat ganito ang gawin ninyo. Scrutiny yon of a public policy, which nakakatulong talaga yon. Pag natutunan mo, alam mo ngayon na kailangan natin mag-adjust. Mm-hmm. Pero sa inyo bang panunungkulan bilang kongresista, wala ba kayo nasangkot ang anomalya? Wala ho. In fact, 2007 po ako unang nanungkulan. Kung titingnan po ninyo, remember nung nag-take over yung bagong administrasyon, ang ginawa nila, pinaulit nila sa COA. Mm-hmm. 'Di ba? Lahat nung dating na-check na. Mm-hmm. Kahit tingnan po ninyo, wala talaga. So wala pangalan niyo doon sa wala. Mga kasama kay Napoles, wala. Kasama kay ano. Yes. So at may COA report 'yun after, 'di ba? After every project may COA report 'yan. Mm-hmm. And then after that, 'di ba nung may bagong administrasyon nga, ginawa nila, pinaulit nga nila lahat 'yung 2007 to 2009 Pero wala pa rin ho. Talagang wala naman ho kasi talaga. Mm-hmm. Opo. Pero, kasi katulad yung projects po, ano, yung mga ganyan. Sa akin, I look at that lang as something that you must do simply because it's part of the functions na nabigyan ka. Pero ang main natin na ano, ang main natin na trabaho bilang isang kongresista ay talagang polisiya. Paggawa ng batas, pag-propose ng bills, pag-engage dun sa mga debate. Kasi talagang sa totoo lang, kahit may idea ka, not necessarily naman yun yung perfect idea. So yun naman talaga yung naging pananaw ko na ito talaga yung primary role ko. Anong diligence sa palagay nyo ang ginawa ninyo para hindi kayo masangkot sa ganun na hindi nagawa ng mga kasama ninyo? Kasi dapat may ikaisipan tayo ng dapat kung ako maglagay ng project, siguraduhin ko na mapupunta talaga dito. Yes. At siguraduhin ko na hindi ito talaga bogus, ito yes. talaga I'm sure you did some diligence on that, diba? Well, ang importante sa akin doon, kunyari may nag-request, kunyari ng school building, na principal or sa distrito, no, may nag-request, ang pinaka-importante sa akin doon, una-una, hindi ka makikialam doon sa bidding. Talagang huwag ka na makialam doon dahil
hindi mo trabaho yun. Mm-hmm. Pangalawa, pag nag-uumpisa na, tutukan mo rin. Tatanungin mo talaga, mm-hmm. Kailan ba matatapos? Ano, and bisitahin mo. Mm-hmm. Para makita mo kung ano yung progress. Mm-hmm. Kasi pagka hindi nakikita na binabantayan mo, mm-hmm. eh, dun pwede mag-umpisa. Mm-hmm. Yes, ang mga magiging prone, may risk talaga yan na pwedeng, ay, hindi naman na nakikita, hindi naman binabantayan eh. Kaya kailangan talaga monitoring, bantay, mm-hmm. ganun rin. Pero, at the end of the day, ang para sa akin, bilang isang kongresista, ang main na trabaho ko ay policy making, law making. Mm-hmm. Oversight functions rin, yun ang nakalagay naman talaga sa constitution eh. So, dun ang talagang mas nag-focus ako rather than yung mga projects, yung mga ibang bagay na gano'n. Pero sa personal na paniniwala ninyo, tingin ba ninyo merong may katotohanan din doon sa mga nasangkot na kasama ninyo mga kongresista? Well, Kuya Daniel, ano, sa party ko, alam mo, nakakausap ko mga ibang mga membro. Mm-hmm. Ang paniniwala ko, hindi naman tama na ako ay magbibigay ng opinion o kasi may right process. Mm-hmm. Sa akin, kung may nakita silang mali, dapat file ng kaso. Mm-hmm. At doon, makakasagot ang parehong panig, yung mm-hmm. complainant, which is the Republic of the Philippines, at yung mga sinasabi nilang nasangkot. Mm-hmm. In fact, naniniwala ako, dapat ganun lang ang proseso. Mm-hmm. Hindi naman dapat talaga ay sa media sila pinapublicize o tinatry. Diba? Oh, pero wala ka bang alam na mafia sa Kongreso? Na talagang yung mga kalabit penge at yung mga talagang nagtatrabaho dahil sa konsiderasyong ibinibigay sa kanila? Yan, Kuya Daniel, I can answer you na sa totoo lang, I never engage in discussions like that, so hindi ko talaga alam. Talagang lahat ng kausap ko sa Kongreso ay tungkol sa mga batas, tungkol sa policies. Wala akong long discussion on projects. But I'm sure you've heard of this. Alam mo, Kuya Daniel, sa Kongreso, you can really, sa dami ng gagawin, mm-mm. sa dami ng trabaho, you can really focus on certain things. Katulad sa akin po, I will not lie, you hear about these things, lalo na from third parties, di ba? Mm-hmm. Tatanungin sa'yo ng media yan. Mm-mm. Tatanungin sa'yo ng mga wala sa Kongreso dahil nababasa nila. Pero to actually engage in a conversation with a fellow member and ask kung yung courtesy naman yung binibigay ko ng gobyerno para mabalik. Pero hindi naman maseserve ang any purpose kung ang gusto ko lang malaman lang para sa sarili kong interest. Pero of course, maririnig mo. Mm-hmm. Hindi ko naman pwede pagkailayan dahil may mga kaibigan din naman ako na growing up, yung sa high school, na college, law school, na mga kaibigan ko, hindi maiwasan. Kunyari, nasa birthday kayo, nasa children's party, o kumakain kayo sa labas, magtatanong sila na may nabalitaan silang ganyan. Mm-mm. So, hindi naman ako aware ako na may mga usapin na ganyan. Mm-hmm. Pero, hindi ko alam kung polisiya po. Ah. Pero, para naging pananaw ko talaga doon ay, kung meron may mali, file ng kaso and let them defend themselves in court. Mm-mm. Pero hindi na para sa akin. Kunyari, Kuya Daniel, kayo, magkasama tayo sa Kongreso, may nagsabi na, hindi naman para sa akin siguro na lumapit pa sa inyo. Mm-mm. Sabihin ko, Kuya Daniel, totoo ba? Mm-mm. Kuya Daniel, hindi na. Hindi kasi, parang, what will that serve naman? Pero wala bang, kumbaga, nag-aalok sa inyo? Na, kasi ano bang mga committees ang hawak ninyo? Nung first term ko, nasa Rules Committee ako. Assistant mm-hmm. Majority Leader ako. Mm-hmm. Miyembro ako ng iba-ibang committee. Nung second term ko, naging Deputy Majority Leader ako. Mm-hmm. And iba-ibang committee. Ngayon, third term, education. Chairman ako ng Higher and Technical Education. Mm-hmm. Dito po, wala talaga. Walang lumalapit po sa akin na may ganyan mga bagay. Well, ang lobbying po, normal yun. Kasi sasabihin sa'yo, may maglalabi sa'yo na, katulad pag budget hearing, sasabihin sa'yo, Chairman, ito yung budget requirements namin. Mm-mm. Eh, kailangan namin ng ganito. Kung hindi, matitigil yung programang ito. Pero walang lobby money? Walang ganon. Oo, wala. Walang ganon. Kayo ho, sa natatandaan ninyo, yes. Ilang beses kayong nag-absent sa Kongreso. Dahil isa sa mga nagiging problema ninyong madalas, yes.
kawalan ng quorum. Kayo ba kasama doon sa palaging absent? Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosan. Tsaka po natin Congressman Roman Romulo, representative ng Lone District ng Pasig City. Gano'ng katagal, kadalas ho kayong nag-absent? At kasama ba kayo dun sa palaging nagiging dahilan? Bakit walang quorum? Ah, hindi po. As much as possible, sinisigurado natin na nanonood tayo sa plenaryo. Mm-hmm. Pero hindi naman rin tayo, hindi ko rin masasabi na wala rin tayong absence. Mm-hmm. Ano? Kasi meron din mga pagkakataon po. Katulad sa party ko bilang chairperson ng committee on higher education, meron po tayong mga 113 state universities and colleges in the whole Philippines, sa iba-ibang probinsya. So, parte rin ng tungkulin natin ay mag-attend rin po ng mga meetings na kasi regent po ako ex-officio regent ako ng bawat state university or college. Mm-hmm. So, kung may mga pag-uusapan po doon, ay nag-a-attend rin po ako. E minsan po, talagang nasa probinsya yung state university or college. Mm-hmm. So, nade-delay pa ang flight. So, hindi ka naman talaga aabot. Pero naniniwala kayo na meron talaga na mga kongresista na nananadya na hindi pumupunta para umiwas kung saan pa man. Ah, Kuya Daniel, katulad na nabanggit ko sa iyo kanina, ang tingin ko po, talagang meron mga certain policies o bills na talagang hindi sang-ayon yung iba. Hindi, palagay ko hindi rin sila talaga absent. Palagay ko nasa Congress rin sila, pero hindi na lang sila pumupunta ng plenaryo kung talagang hindi rin sila sang-ayon pa dun sa pinag-uusapan. Parang good riddance na lang. Parang that's their way of saying hindi ayoko niyan eh. Hindi ka hindi interesado dito sa bill na ito. May mas mahalaga kaming kailangan. Pwede lang ako mag-meeting sa opisina ko kaysa makipag-usap sa isa mga bill na tingin namin na hindi naman talaga makakatulong sa bansa. May ganun rin po. Paano niyo ipepresent ang sarili ninyo sa mamamayan? What is in the name of Roman Romulo? Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung Romulo, ito ba ay ano ba ang nasa likod ng apelyido na to at kailangang madala kayo sa Senado at meron kayong magagawang difference sa buhay ng mga Pilipino. Yes. Pero of course, Kuya Daniel, gusto natin talaga na ang tingnan sa atin ng taong bayan ay yung mga nagawa natin sa Kongreso. Dahil sa party ko naman, tingin ko I can be proud of yung 3 terms ko dito sa Kongreso. Katulad, itong last 2 years, itong first 2 years ng 3rd term ko, kahit papaano po, 4 na national education laws ang ating napasa. Pero hindi maiwasan, Kuya Daniel, di ba? Na kahit sa naman, kahit nung nasa privado po ako nag-practice po ako ng law ng 9 years Hindi maiiwasan po na tatanungin sa akin, kaano-ano po ninyo si Carlos P. Romulo? Dahil nung panahon naman po talaga dati ay si Carlos P. Romulo ay nasa gobyerno, nasa foreign affairs kilala. So kailangan ko sumagot. Nung nasa college po ako, law school naman, ang ama ko ay senador nun, si Bert Romulo. Tapos kahit nung first term ko sa Kongreso, ay secretary siya ng Foreign Affairs. So, hindi mo maiwasan talaga eh. Pero, whether nasa government ako, kahit na nasa private ako, ganun rin na hindi talaga maiwasan na may nagtatanong out of curiosity. But you are your own person for yes, certain. Yes po, at ang dala-dala ninyo ay ilang panukalang batas na kayo ang major sponsor? Well, for this last 2 years, yung binabanggit ko lagi ay itong 4 na ito po talaga, yung sa education. Pero bago po sa kabuuan? Kabuuan po. Actually, medyo marami na rin po, no? Hindi ko lang nabilang. 56, ayun, yung akin lang talaga. Siguro kahit pa paano, yung data privacy law. Talagang yun yung isa natin pinaglaban. Yung pag-amienda po nung sa Price Control Act. Kasi sa distrito ko po, sa Pasig, nung 2009, tinamaan po kami nung isang malaking bagyo noon, yung Ondoy. At yun po, kahit paano, hindi man alam ng karamihan, ang Pasig po ang isa sa pinakamasamang tinamaan ng panahon na yun. Kasi kami yung, sa amin natigil yung tubig eh. Almost kalahati po ng barangay sa lungsod ng Pasig, underwater for about 3 weeks ng panahon na yun. So isa sa mga talagang pinush ko po noon
ay masigurado po yung pag-amienda ng price control para masama ang bottled water. Mm-hmm. Kasi yun yung isang talagang commodity na kailangan mm-hmm. nung panahon na yun. At marami pa rin hong iba na I'm sure magkakapanahon pa mm-mm. sa mga susunod na mm-mm. maimbitahan ulit ni Kuya Daniel. Oo, para ma-discuss ninyo pati yung ibang mga dapat ninyo ma-discuss. Yes, but before I let you go, hindi nyo ba na-feel one way or the other na nagka-personal lang kayo ng presidente? Ay, hindi naman po. Alam nyo, marami ang hindi naman marami. May mga nagsasabi sa akin yan, may magtatanong. Pero sa totoo naman, sa pag nakikita naman kami, hindi naman ganun kadalas yun. Mm-mm. Wala namang wala naman akong rason na para mag-isip ng ganun. Mm-hmm. Pangalawa, etong mga education bills na final po natin, wala naman nung naging problema. Napirmahan naman po siya. So, sa party na yan, bagamat minsan may hindi naman maiwasan, talagang mag-iintriga. Mag-iintriga. Personally, wala naman akong rason na maniwala sa kahit anong bagay na gano'n. What is the difference noong Romulo alone kayo na as compared sa Romulo with Lani Soledad? Malaki ho. Aminin naman natin. Talagang ang sikat naman talaga ang hinahanap ng tao. Yung aking may bahay, si Shalani. Siya naman talaga ang hinahanap. Siya ang... in fact, kahit saan ako maimbitahan, tinatanong ko nga ako ba talaga imbitado dito? Kasi pagdating ko, tatanungin sa akin, bakit ho wala si ano? Hindi niyo ho kasama si Shalani. Pero, kanyari, ang madalas ko ngayon yung mga education forums. Kasi sa mga bagong batas, tatanungin sa akin yun, yun lang ang ano ko, yun lang ang talagang ang laking pagbabago dahil talagang hinahanap siya. But I mean sa buhay ninyo bilang isang politiko at bilang isang lalaki nararamdaman niyo ba yung malaking kaibahan ng meron kang bilang politiko ay meron ka ng kasamang first lady na kagaya ng hindi sa politika talaga ang mas nararamdaman ko. Pero iba talaga kasi Kuya Daniel yung sa buhay natin, kahit kayo na sa public service, sabi nyo nga, sa araw-araw may babatikos talaga sa'yo, may mag-iintriga. Iba pa rin talaga pag nakauwi ka, tapos kausap mo, sigurado mo na mapagkakatiwalaan mo, naintindihan ka. Yun talaga, yun yung siguro biggest. Nahihingahan mo ng loob. Opo, kunyari, talagang, kasi imposible naman perfect ang buong araw mo. May makikinig sa'yo. May makikinig at may magbibigay ng advice na sigurado mo walang self-interest doon. Walang ibang interest. Yes. Tumatakbo din ngayon si Shalani? Hindi po dahil ang pangunahin po namin talagang napag-usapan ay married na ho kami almost 4 years na rin. By January, 4 years na kami. Wala pa ho kaming baby. Wala pa kaming anak. So, ngayon ay ang kailangan ninyo ay mag-concentrate. Well, priority namin talaga yon. Kasi si Shalani kasi very busy rin yan sa public service at very busy rin siya. Dati nung nag-host rin siya. Dito, nag-host siya before. Yes, ngayon yung panahon na kailangan siya stress-free. Ako nagpadala sa kanya sa Senate. Okay. kaya siya nakarating sa Senate. At doon sila, nakita. bilang isang Senate, naka-beat siya sa Senate. Ganun. Yung pala yung buong story. So ngayon ay, kayo, nasa process kayo ngayon ng, dapat pala niyan, nag-honeymoon kayo sa mga medyo, dapat ikaw din, stress-free ka rin. Tapos tumakbo ka naman ng senador. Ang sabi sa amin kasi nung mga doktor na nakausap namin, ay dapat hindi kaming dalawa ang stress talaga. Diba? So kahit pa paano, ay sa ngayon. At isa man lang sa inyo. Isa man lang kahit pa paano. Kasi hindi lang yon. Sabi ko nga, Kuya Daniel, diba, na-absorb rin niya yung mga kwento ko pag nagkagantuhan kami, pag may na-absorb rin yan. Pag nahinga mo kasi, nawawala rin ang stress mo. Okay, nalabas mo rin yung mga... Baka naman sa kanya mapunta. Hindi naman. Magaling naman siya mag-handle nun. So, ito ho ay isa ngayong titignan ng ating mga kababayan na madala kayo sa Senado at ang gusto ninyong pangunahin pa rin na masusugan pagdating ninyo doon ang masasabi ninyong itong unang-unang haharapin ko. Ano hong batas? Edukasyon at yung pagbaba ng buwis. So, itutuloy ninyo itong paglaban sa pagbaba ng buwis na medyo Herculean din, one way or the other. Tingin ko hindi po talaga Daniel. Pero,
Tingnan na lang natin pagdating doon. Okay. Well, we wish you good luck, Congressman. At maasa po kami na ang Senado ay mapupuno ng mga tao naman na karapat dapat din na mapaupo at magsisilbi talaga ng totoo sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations po and good luck sa inyo. Thank sa you. Inyong quest na magka-baby. Magka-baby at maging senador. Salamat po. Salamat thank po. You, Daniel. Pasig City Sloan District Representative Congressman Roman Romulo. Dito namang sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight to Daniel Rosario.